Tayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Ako'y kawangan o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yo pag-ibig sa'kin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay araw ng Sabado, araw ng pagpapagaling dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At sa diwa pong yan, tayong lahat ay humihingi sa Diyos ng biyaya ng pagpapagaling sa lahat ng ating karamdaman, lalo na po yung ating karamdamang pangkaluluwa na maraming beses nating hindi pinapansin at binabaliwala dahil sa ating paniniwalang yan naman ay hindi mahalaga sa buhay natin. Ngayong umagang ito, espesyal nating hihingin ang biyayang nawa maging meron tayong pagmamalasakit sa kalusugan, hindi lamang ng ating katawan, kundi lalo't higit kalusugan ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos. Simulan natin ang ating pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkukulang, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw ng paghahanda sa pagkabuhay at sa aming pakikinabang namin o sa pakikinabang namin sa salusalong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ang katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon.
pagkat ang nanakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw, ay mapalalakas niya tayo uli. At sa 3rd araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, kaya gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita. At simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain. At pagkilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo nanais ang mga paghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, o Diyos ang Siyon, yaong Jerusalem, ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo po ang lahat. Pakinggan ang tinig ng iyong mahal. Huwag na ninyong alangan ang pagsasakatuparan ng miti. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanhik sa templo upang manalangin, ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 1/10 ng lahat kong nakikinikita. Samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdibo, sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugda ng Diyos, ngunit hindi ang isa.
sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Malugod po namin kayong wine-welcome dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Lalo na po yung mga taga Saints Peter and Paul Parish mula sa Legazpi City sa pangunguna ni Father Winston. Welcome po sa inyong lahat. Umalis sila sa Bicol ng alas 6 ng gabi at ang una nilang simbahang dadalawin o dinalaw ay ang Pambansang Dambana. Salamat po sa inyong pagdalaw and welcome po sa inyong lahat. Ganun din po, ayan, palakpakan natin. Ganun din po, malugod nating wine-welcome naman ang mga pilgrims as well mula sa Mater Dolorosa Parish sa Makati. Nandun po sila sa Divine Mercy sa kasalukuyan at magsasagawa ng kanilang banal na misa bilang unang lugar din na kanilang dadalawin mula dito sa Archdiocese ng Lipa. Para po sa inyong kaalaman, ang Pambansang Dambana ni Padre Pio is gateway ng Archdiocese kung kayo ay galing sa South at kung kayo din ay galing sa North. Ano po? Siya ang kauna-unahan ninyong, kung galing kayo sa South, kauna-unahang parokya at simbahan na inyong mapupuntahan dito sa Archdiocese ng Lipa or sa province ng Batangas. Ganon din naman kung kayo ay galing sa North, ano po, itong Pambansang Dambana ay ganon din kung kayo ay papunta sa Quezon. Ano ho, along with another parish, yung mother parish ng Pambansang Dambana, ang St. Thomas Aquinas Parish, dyan po sa bayan, na ilang kilometro lang ang layo po dito. So, welcome po sa inyong lahat. Ang panahon na ito, na kung tawagin na natin ay Kwaresma, ay panahon kung saan tayong lahat ay inaanyayahang maghanda. At alam naman natin ang prescription ng simbahan kung paano natin ihahanda ang sarili. Ang palagi nating inuulit-ulit at hindi magsasawang ulit-ulitin sapagkat ito naman ang pangaral ng simbahan, ay maghanda tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa tatlong mahalagang gawain ngayong panahon na ito. At mas maganda nga kung ito'y magagawa natin sa buong taon bilang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Na siyang sana ay maging gabay natin sa ating pamumuhay, kabanalan, hindi lamang ngayong panahon na ito ng Kwaresma. Ang una ay pag-aayuno. Huwag nating makakalimutan yan. At naway ito'y hindi maging isang obligasyon lamang, kundi ito'y isang maging debosyon. Ikalawa'y pananalangin. Anong pagkakaiba ng pananalangin natin ngayon? Ang pananalangin natin ngayon ay hindi lamang dapat mas masidhi or mas intense, kundi ang pananalangin natin ay samahan natin ang pagpapakumbaba na sana'y siyang magdadala sa atin sa pagbabalik loob. At ikatlo, pagkakawang gawa. Itong mga bagay na ito o itong tatlong bagay na ito ay prescription ng simbahan at laging ipinapaalala sa atin para tayo ay makasama sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. On the one hand, yan ay imbitasyon sa atin para makasama dyan sa gawain yan, sa paghahanda, para makasama sa passion, death, and resurrection of Christ. And on the other hand, tayo ay inaanyayahan din na magbalik loob at magbagong buhay.
At sa pangaral ng simbahan, sinisimula natin yan sa pamamagitan ng paglapit sa sakramento ng kumpisal. Napakahalaga ngayong mga panahon na ito na tayo ay magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng Sacrament of Reconciliation. Ang sabi po ni Pope Francis noong nakaraang taon sa Second International Conference for shrine rectors and pastoral workers, dapat ang shrines ay number one, a place of prayer. Number two, a place of mercy where reconciliation is always available. And a place of hope. Doon po sa ikalawang bilin ni Pope Francis, bilang tugon ng pambansang Dambana, idineclare po ni Archbishop Garcera, ang arsobispo ng Lipa, na ang Divino Amor or yung Redemptorist Church dyan po sa Lipa City at ang pambansang Dambana ay a place of reconciliation or a center for confession dito po sa Arcidiocese. Kaya nga po, every after the celebration of the Mass, kung weekdays, tapos pag Saturday, 9 to 12 noon, ang pambansang Dambana po ay laging available for the sacrament or laging available para ma-avail ninyo yung tinatawag na Sacrament of Confession. Yan po ay ang pangungumpisal ay habilin ng inang simbahan. Bakit kailangan nating mangumpisal? Number one, sapagkat ang Diyos lamang ang pwedeng makapagpatawad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng inang simbahan. At ang inang simbahan naman ay itinalaga ang mga pari para gamitin sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ganun din po, ang paglapit sa sakramento ng kumpisal ay atas na gawain sa atin upang maibalik ang ating sarili sa or ma-reconcile ang ating sarili. Hindi lamang sa Diyos, kundi lalo din sa simbahan na nasusugatan sa tuwing tayo ay magkakasala. At huwag sana tayong mahiyang magkumpisal. Napakaganda ng ehemplo na ipinapakita sa atin ng ating mabuting balita o ng bida sa ating mabuting balita, ang publikano, na sa kanyang pagpapakumbaba ay kinalugdan ng Diyos. Na nawa sa ating paglapit sa sakramento ng kumpisal, ganyang disposition din ang nasa sa atin. Huwag tayong masyadong mayabang. Huwag tayong masyadong hambog sa ating ginagawa araw-araw sapagkat wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. At tanda ng pagpapakumbaba natin sa Diyos ay huwag mahiyang magkumpisal sapagkat ang taong marunong aminin ang kanyang pagkakasala sa harap ng Diyos ay hudyat o tanda ng kapakumbabaan. At katulad ng sinasabi ng 1 John 19, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Siya lang ang kayang makagawa nito. Kalulugdan tayo ng Diyos kapag tayo ay lumapit sa Kanya at humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagkukumpisal. At ibabalik tayo
sa tamang disposisyon ng sarili bilang Kristiyano. Ano ang sabi ng Catechism of the Catholic Church 1422 kapag tayo ay lumapit sa sakramento ng kumpisal? Those who approach the sacrament of penance obtain pardon from God's mercy for the offense committed against him and are at the same time reconciled with the church which they have wounded by their sins and which by charity, by example and by prayer labors for their conversion. Kaya hindi po magsasawa at paulit-ulit na binabanggit sa pangangaral ng pari at sa mga iba pang venues kung saan may pagkakataong ipangaral ang hinggil sa Sacrament of Reconciliation na ulit-ulitin ito. Dahil tanging ang Sacrament of Reconciliation po after ng ating binyag, ang pintuan para tayo'y muling maibalik sa Diyos. At kailangan natin ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos bilang umaamin, bilang tinatanggap ang ating mga pagkakamaling nagawa sa Diyos na dahilan upang tayo ay lumayo sa Kanya at maging suwail na anak niya. Ngayong umagang ito, mga kapatid, nawa magkaroon tayo ng lakas ng loob para aminin sa ating sarili na tayo ay maraming nagawang pagkakamali. Nalabag natin ang utos ng Diyos at samahan natin ang biyaya ng pagpapakumbaba o hingin ang biyaya ng pagpapakumbaba upang tuluyan tayong ma-reconcile hindi lamang sa ating sarili kundi sa Panginoon at sa simbahan na siyang nagtuturo sa atin kung papaano ihanda ang sarili ngayong panahon ng Kwaresma bilang nagnanais sumama sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Huwag mahiyang lumapit sa sakramento ng kumpisal. Huwag mahiyang magpakumbaba o bawasan natin ang ating pride. Magpakumbaba tayo sa Diyos sa pag-amin ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Sacrament of Reconciliation na siyang unang hakbang o pintuan, palapit at muling palapit sa Diyos bilang nagbabalik loob sa Kanya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa busno. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamot, humini ng patawad mo. Sa'yo tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating sambayanan at subuong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinadalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ng ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat
na makasalos sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kaninisnisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa kami aja sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arcidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tanglaw
Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wikan iya'y halina, lumapit sa akin, kayong mga napapagalaking pag-ibig. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawa nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob na lagi naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsuupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-apat, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam na umaga na susundan ng liturhiya ng pagpapagaling. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin
sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng mga ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang namuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Sa mga nagnanais pong maghandog ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po.